Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang tanghali po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Magandang tanghali din po, Father. Sa pagdiriwang natin ng banal na misa, papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristong muling nabuhay sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang ating natatanggap. Pasalamatan natin siya sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pananampalataya, at gayon din sa biyaya ng paglilingkod na inaasahan na gagamitin natin ito sa kapakanan ng ating kapwa-tao. Mga minamahal, kalakip ng mga kahilingan nating ilhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang obispo, kaparian, mga taong humingi sa atin ng mga panlangit dasal, gayon din sa mga taong pinakakuha natin ng ating mga panlangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasala sa pagkakataong ito, panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan at sa ating lahat na nakikisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mumunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo tigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak, magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng po may kapal. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan mo ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkakalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalan ni sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito, "Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy na udyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaba nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila sa mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo ay gigibain nitong Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises." Tinitigan si Esteban ang lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha ay parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliran. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayan ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit
sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala naroon si Jesus ni ang kanya mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabi, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama, kaya't siya'y tinanong nila, 'Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?' Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, maganda ang tanghali sa inyo mga minamahal kong mga kapatid. At maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Mga minamahal, tayong mga mananampalataya, kagaya ng mga mananampalataya din na sumusunod at naghahanap sa ating Panginoong Hesukristo matapos na pakainin ng ating Panginoon yung napakaraming tao sa ilang, nung pinaramihan tinapay, ay kumbaga ay naghahanap din sa ating Panginoong Hesukristo. At mainam na itanong sa ating sarili at mapagnilayan natin sa pagkakataong ito. Why do we search for Jesus? Bakit natin hinahanap si Lord? Bakit natin hinahanap ang Panginoong Hesukristo? Sana, mga minamahal kong mga kapatid, no, sadya naman, tama naman na hanapin talaga natin ang ating Panginoong Hesukristo kasi ito naman yung panawagan sa atin lagi. Hanapin natin siya, matagpuan siya, makaugnay siya. Pero mga minamahal kong mga kapatid, sana huwag tayong katulad ng mga ilang tao na ang intensyon kung bakit hinahanap ang Diyos o hinahanap si Kristo ay dahil may makukuha sila. Kasi yung pinunto ng ating Panginoong Hesukristo sa pagkakataong ito, sinabi niya doon sa mga naghahanap sa kanya, "Rabi, kailan pa kayo rito?" Sabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog." No? So, kung ating pagdinilayan, mga minamahal kong mga kapatid, ang pinupunta ng ating Panginoong Hesukristo, hinahanap niyo ako para ulit mabusog kayo at mabigyan ulit. Mga minamahal kong mga kapatid, minsan bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, yan ang masabi nating siguro'y maling intensyon na pwede nating maisip kapag hinahanap natin ang Diyos. No? Hinahanap lamang natin siya dahil may makukuha tayo sa Kanya. No? Huwag naman husana. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sa puntong ito, ipinapaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Ano? Okay lang nahasapin siya, pero tatandaan po natin, let us focus not only on what we can get from Jesus, but also on what we can give to Jesus before we ask something from Him. No? Yung po muna sana, kung tayo yung mainam at mabuting mananampalataya, isipin po muna natin kung ano yung maibibigay muna natin sa Diyos bago tayo humingi muli sa Kanya ng mga kinakailangan natin.
Eh, tayo minsan, mga minamahal ko, mga kapatid, hingi. Lord, pagkalooban mo ako ng ganito. Lord, ibigay mo sa akin ng ganyan. Pero naisip po ba natin na magpasalamat? Humingi ng tawad sa mga kasalanan natin. Ano? O papurihan muna siya bago tayo humingi ng ating mga kailangan. No? Mga minamahal ko, mga kapatid. Kaya nga, sa panalangin natin, ano, yung manalangin ng Ama namin, di ho ba ang ganda ng patas noong panalangin doon, una muna, magpupuri ka sa Diyos. Pangalawa, hihingan ka ng katapatawaran sa mga kasalanang nagawa. No? Magpapasalamat. No? Sa biyayang natanggap bago ikaw hihingi. Kaya, mga minamahal ko, mga kapatid, ano, nagkakatipon sa banal na misa, marahil yung ilan sa atin, oo, nakikiisa sa banal na pagdiriwang ng misang ito dahil may hinihingi, may intensyon sa Diyos. Pero bago natin hilingin, sana muna, wala namang masama na humingi sa Diyos. No? Pero bago sana muna tayo humingi sa Kanya na mga biyayang kinakailangan natin, no? Magbigay muna tayo sa Kanya ng ating pagpupuri, pagpapasalamat, at paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa. Pangalawa, mga minamahal ko, mga kapatid, na ipinapaalala sa atin ang ating Panginoong Jesucristo sa tuwing hinahanap natin siya, kagaya noong mga taong nakaranas ng Kanyang kababalaghan ng pagpaparami ng tinapay, no, mga minamahal ko, mga kapatid, sana sa ating din buhay, kung may hihingin tayo sa Diyos, ask for the things that will last forever, not on the things that will perish. Humingi ho tayo ng mga biyaya o kinakailangan natin na tatagal ng pangmagpakailanman. Hindi ho yung mga bagay na kumbagay mawawala, masisira. Kaya nga, ipinapaunawa ng Diyos, kagaya ng Kanya sinabi dito sa Kanyang salita, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Marahil yung ilan sa atin, ang kahilingan, Lord, payamanin mo naman ako. Lord, papasahin mo naman ako sa mga examen. No? Pero mga minamahal ko, mga kapatid, mas mainam kung ating ihilingin. Ano? Lord, bigyan mo naman ako ng kayamanan para makatulong din sa iba. Lord, sana makapasa na ako sa mga exam na ginagawa ko para makapaglingkod din naman ako sa iba. No? Mga ganong bagay. Huwag lang puro sa sarili. Kasi pag puro sa sarili ang iniisip natin, yan po yung mga bagay na mawawala sa atin. Kung hinihingi natin, pinagdarasal natin, Lord, bigyan mo akong pangunawa para maunawaan ko ang mga kapwa ko na kumbaga ay hindi ko maunawaan noong una. Lord, bigyan mo ako ng mga gawaing kabanalan na makapagpupunyagi sa iyong ngalan. Mga ganitong bagay. Mga bagay na makapagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan na nakamit ng ating Panginoong Jesucristong muling nabuhay. Huwag lamang po yung mga bagay na pang makamundo. Bagkus ituon natin yung ating paghingi sa Diyos sa mga bagay na makapagdadala sa atin sa langit at madadala din natin sa langit. Kaya nga, mga minamahal ko, mga kapatid, sana tayo nagkakatipon sa banal na misang ito na kung saan hinahanap natin si Kristo. Sana sa paghahanap natin, talastasin lagi natin at laging tumatak sa ating isipan at kalooban na sa tuwing hinahanap natin ang Diyos, sa tuwing hinahanap natin si Kristo, wag hulaan sana tayo puro hingi. Magbigay din tayo sa Kanya at sa ating kapwa. At sa ating paghingi, mga minamahal ko, mga kapatid,
Ang hingin natin ay yung mga bagay na mapagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Pagpalain nawa tayo ng poong may kapal ngayon at kailanman. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tubo sa aming lahat. Nagahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ang mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kapitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob niya ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain sa lini ay inihain bilang pagkakit ilumi pinagsa sa luha natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makakasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-nisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng managkagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang buong lakas loob. Ama namin sumasalangin ka, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa
mo kami ipaintulot sa tukso at biyaya mo kami sa lahat na masama. Hiniling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan na taliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kahirapan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sambitin mo ang
sa iyo'y aawin. Alaala ng pagkakaibigan sa puso'y itaguti pagsilay ng bukas tingnan. Alala puso'y isa. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Minamahal kitang tunay ang tinig ko sa'yo'y buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibigay kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ria ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clyco, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang dambana, lalo't higit
sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ng ating main arch entrance, tayo ay may malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car-raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Maraming salamat po. At mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang makapangyarihan upang tayong maging kawangis ni Kristo sa taimnim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa banal na pagdiriwang ng misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya, narito na ang araw na tulad ng Diyos, na buhay na si Kristo ng ating hari at manunubong.